blessed day, mga ka-blessed. So right now, nakikita niyo po no, pina-finalize na po or kinukompleto na lang po yung mga attachment or electrical attachment po dito sa ating main panel board. So now we will proceed na po sa paglalagay po ng drop ceiling. Okay po. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. So ito mga ka-blessed no, maingat po at you've got mail. Totally lahat po ng mga wiring dapat po naka-specified po sa specific po na breaker. So meron po tayong mga 20 amperes, 15 amperes, 40 amperes. So lahat po yan mga ka-blessed ay dadaan po rito sa pinaka-ibabaw na yan. Okay, so 100 amperes po yan mga ka-blessed. So from there, yan lahat po ng mga wiring, maingat at lumino naman po kuryente yan, eh dapat talaga ay nasa ayos po lahat. Okay po, so yung mga wires po na yan, iba-iba rin ang kapal. Okay po. So here we are mga ka-blessed. Ito po yung unang panel para sa drop ceiling natin sa ground floor. So as you can see, okay, so we're starting na po yung ating pagsisiling. Okay, so ito po yung kabuuan ng ground floor natin. So yung preparation po mga ka-blessed, no? Kailangan naka-align na po yung mga magiging framing po ng Ficem board. And again yung mga electrical. Tuloy-tuloy na po ito. Plumbing pipes po natin. Kailangan po naka-align na po siya or naka-prepare na before we do this. Okay po.
So we're using a cordless drain po mga ka-blessed. Then ito yung kinakabit na ngayon is parang stopper. So para once na ilagay ito ay pwede po tayong mag-drill muna sa mga ibang area. At after mag-drill ay gagamitan natin ng blind rivet. So as we go on mga ka-blessed, no? Ito yung nilalagay na kami bagong panel ng Ficem board. So makita nyo yung support niya, yung latex steel bar ay ginagawa po siyang holder para ito basta na, na ipatong din ay madali na po siyang i-attach sa ating framing. Okay po. So dire-diretso lang po yung magiging proseso na ito mga kablesen hanggang sa makover na po natin lahat ng area po ng ceiling dito sa ground floor. Then again, after po nito ay yun nga, we will proceed po na sa ceiling paint works na po. Okay po. So here we are mga ka-blessed, no? Sabihin na lang natin itong pagpa-fabricate tsaka pag-finish natin dito sa trusses para po sa magiging sunroof natin dun sa washing area. So sir, sabay na po natin to at matapos po eventually. Dahil nga ilalagyan natin ng primer itong ginawa nating half truss po mga ka-blessing. So kailangan natin siyang it's either ihang, umisabitan po tayo. Eh ngayon at this time po wala po sa tayong sabitan. Ngayon ang ginawa po ng ating kasama ay temporarily i-screw muna dito para kapag nakatayo siya mas madali siyang mabubugahan ng primer natin. Okay, so ito mga ka-blessed, so before yung final coat niya nagamitan po natin ng primer, epoxy. So we are mga ka-blessed, no? Eventually yung mga nalagyan natin ng primer eh ito na nabugahan na po natin or na-sprayan na ng final color po na, which is red po. Install na natin. So ito mga ka-blessed, itong area na to lalagyan natin siya ng sun shield roofing. So as we decide or as we propose to the client po, eh gagamitan po natin to ng polycarbonate. So as you can see, nakakabit na po yung ating trusses na made of tubulars na pinturahan na rin, na primeran na rin po yan tsaka pintura. So this time around po mga ka-blessing, eh kinakabitan na po or pina-fabricate bago natin install po yung ating magiging gutter, which is genuine stainless steel gutter. Same po nung nasa taas.
So, ito na mga ka-blessed, no? Ito yung sunshield po na polycarbonate po. Gagamitin natin dito sa ating magiging roofing nung ginawa natin po ng training at ng installan po ng bato. Ito. So, nakarol po siya. So, magiging seamless po siya at ganunod po. So, check po natin. So, ito mga ka-blessed, no? I-detouch po natin. Yun, no? Uniform na, oh. Sarap video, ano? Specific na na-blooded yun, no? Using grinder. Parang masa... Yan pa naman sasama mo sa Asmara project natin. Paparating na. After next week, sa church tayo. Next week naman. Sa Asmara naman tayo, brother. Sa Mary E. Rodriguez, di ba? I-detouch. Oh, yan ka na naman, eh. Basta sa katadalin dun ka lang. For protection pa po yun. Sa airport nga, nadala kita, eh. Sa Cavite. Ay po. So, ito mga ka-blessed na pagka-ingan, nawagin natin kanina. Ito more convenient airport na mag-transfer po natin siya dito sa paglalagyan. So again, kaya makikita nyo, no, sa may class natin, may dapat na tayo na wood. Parang kami ng second to basics po ito, mga kapresid. Parang tuntungan, temporary. Para again, mailatag po ito at ma-ibigis naman natin sa training natin. Okay po. Before we end po, hayaan niyo po magbahagi uli kami sa inyo ng lagi tulad po na ginagawa natin every time na nag-end po tayo. Ngayon po, mula po sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanataan, talata 18. Masaad po dito, ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging mga anak ko. Sabi ng Panginoong, mga pangyarihan sa lahat. Okay, so, simple lang mga ka-blessed, no? Ang ating, sabi nga, kapag anak ka ni Bill Gates, di ba? Or anak ka ng isang billionaire, mahihiya ka bang humingi sa kanya ng isang Ferrari? Di ba? O ng Ducati na motor? Kung anak ka ng vendor or parang balut vendor, siguro doon ka maihiya na maghingi sa kanya ng ganung bagay. Pero sabi nga natin, ang father natin is si God the Father. So again, walang dahilan para parang richer than Bill Gates po siya. So lahat po ng mga heart's desire po natin, kung ano man po yun, eh pwede nating ilapit po sa kanya. Kasi po, lahat po yun ay kaya niya po ipagalap sa atin. Kung maniniwala at mananampalataya lang po tayo sa kanya. Okay, so bilang anak naman,
So, tungkulin naman po natin na sumunod sa mga pangaral niya, sumunod sa mga bagay na gusto niyang ipagaya sa atin. Kasi po, para po ito sa ating kapulian. Sa mga hindi po nakapag-subscribe, kaya subscribe po. Watch and share. Or watch muna, subscribe and share. At sa mga nawa nakapagbahagi po kami ng aming mga munting nalalaman sa inyo. At patuloy niyo po kami subaybayan. At napusin ito po ating greenhouse sa 3 residential story house na ginagawa. Muli, ako po si Silveri Santos ng BTS Blessed Minisan Services. Next time, please, sa mga magpapalang araw.